Hello! Kayo ay nandito muli sa Young Light TV! Ngayong araw ay nasa ikatlong lesson na tayo tungkol sa buhay ng mga modern era martyr. Sa unang lesson ay kinilala natin si William Tyndale. At sa pangalawa naman ay nalaman natin ang pag-aalay ng buhay ni Thomas Baker. Kamangha-mangha ang pag-ibig na kanilang ipinakita para sa Panginoong Jesus. Tayo'y magsimula na at kilalanin ang ikatlong modern era martyr. Ang lahat ay inaanyayahan kong pumikit at yumuko para sa isang panalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa iyong kabutihan sa amin. Kami po ay patawarin mo sa aming mga pagkakasala at linisin mo ang aming mga puso upang maging handa ito sa mga katotohanan na iyong ibibigay sa amin. Nawa ay malugod ka sa aming pag-aaral at pagsasabuhay ng mga bagay na ito dahil ikaw lamang ang dahilan ng aming buhay. Madakila ka ng higit sa lahat. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang araw! Alam kong excited na kayong muli na makasama kami sa pagpupuri at pagsamba. Ayon sa Awit chapter 46 verse 1, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Para naman sa pag-alala sa salita. Ang sabi sa 1 Korinto 15 verse 58b, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ulitin natin. 1 Korinto 15 verse 58b, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Isa pa! 1 Korinto 15 verse 58b, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Sa huling pagkakataon, 1 Korinto 15 verse 58b, maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Mahusay! Kumusta? Ako'y natutuwa na muli tayong nagkita-kita dito sa Salaysay ng Salitang Buhay. Sa nakalipas na linggo ay nakilala natin ang ilang modern era martyrs. Sila ay sina William Tyndale
at Thomas Baker. Dahil sa pagmamalasakit sa iba at paninindigan sa sinumpaang tungkulin, nagawa ni William Tyndale na maipahayag ang mabuting balita sa England at nagawa niya ring mabuksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. Pinatunayan ni Thomas Baker na hindi hadlang ang lugar sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Sa karumal-dumal niyang pagkamatay at ng 7 Fijian Christian workers, nahayag naman ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Diyos sa isla ng Fiji. Dahilan upang mas makilala nila ang Panginoong Jesus. Ngayong araw ay makikilala natin ang 3 modern era martyr na buong-buong ibinigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya. Siya ay si Wang Zheming. Si Wang Zheming ay ipinanganak noong January 1, 1907 sa Wuding County sa China. Nag-aral siya sa ilang Christian schools at di kalaunan ay nagturo rin ng 10 taon. Noong 1944 ay nahalal siya bilang tagapanguna ng Church Council sa Wuding. At sa edad na 44 ay itinalaga bilang pastor at isa rin siya sa 6 na pinuno ng Miao Christians. Noong 1950, hiniling ng gobyerno ang suporta ng ilang Christian ministers. Kasama siya sa paglagda ng Three-Self Manifesto. Hindi siya sumang-ayon, pati na sa pagtuligsa sa may-ari ng lupa. Sinabi niyang, "Ang aking mga kamay ay itinalaga para sa Diyos at para sa mga taong nagbabalik loob at hindi para gamitin ito sa mga kasalanan." Isa ito sa naging dahilan kung bakit kahit hindi pa nagaganap ang Cultural Revolution, idineklara na siya bilang counter-revolutionary o naghihimagsik. Sa panahon ng Cultural Revolution mula 1966 hanggang 1976, hindi bababa sa 21 leader ng Kristiyano sa Wuding ang naaresto at ang iba'y dinala sa iba't ibang kampo at binugbog, kabilang dito si Wang Zheming. Ang ilan sa mga nahuli ay walang awang hinahampas, pinahihirapan at pagkatapos ay hinihila upang piliting sumaludo kay Mao Zedong. Sa kanilang pagtanggi ay muli silang bubugbugin. Si Wang Zheming ay inaresto at kinulong ng 4 na taon. Maaari siyang bisitahin sa detention center, ngunit hindi maaaring makita at magbigay ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang pisikal na kondisyon. Patuloy din silang tinutuya ng mga sundalo na si Wang Zheming ay isang masamang tao at hindi na dapat maniwala na ang Diyos ang totoong tagapagligtas. Dagdag pa nila na si Mao Zedong at ang Communist Party ang tagapagligtas ng mga tao. Ilang araw ang lumipas ay nakatanggap sila ng isang sulat na nakasaad ang pagbitay kay Wang Zheming. Noong December 28, 1973, isang araw bago isagawa ang pagbitay ay may isang lokal na opisyal ng militar na nagpakita sa kanilang pintuan at nagsasabing maaari nilang bisitahin si Wang Zheming. Pinuntahan nila si Wang at sa 4 na taon ay muli silang nagkita. Ang kulay ng kanyang buhok ay abo at payat na payat. Sa tuwing maglalakad siya ay naririnig ang malakas na tunog ng kadena na nakakabit sa kanyang mga paa. Habang papalapit siya, umiiyak at humahagulgol ang kanyang pamilya. Ngunit isang bantay ang nagpatahimik sa kanila. Ang unang pagkikita ni Wang at ng kanyang pamilya ay maaaring huling pagsulyap na rin na mararanasan nila. Kaya naman, sinabi ni Wang sa kanyang pamilya na laging makikinig sa Panginoon. Nagsalita ang isa niyang anak, "Makikinig kami sa sinasabi ng Panginoon." Ngunit
marami kaming mga anak mo ang naghihintay sa bahay. Sa puntong iyon, sinabi ng isang opisyal ng bilangguan, si Wang Shiming ay nahatulan ng kamatayan at isasagawa ito bukas. Nagulat sila at nagmakaawang huwag itong gawin. Ngunit hindi ito pumayag. Kinaumagahan, dinala si Wang Shiming sa isang entablado na may higit na 10,000 katao ang nanonood. Nasa entablado din ang ilang pinuno ng lalawigan. Kabilang si Wang Shiming na nakatali ang kamay at mga paa. At kasama rin niya ang 2 kriminal. May dugo sa kanyang bibig dahil isang bantay ang humampas rito upang hindi siya makapangaral sa gitna ng maraming tao. Ang ilang dating opisyal ng simbahan ay umakyat at kinasuklaman ang ginawa ni Wang Shiming. Matapos ito, isang opisyal ang kumuha ng mikropono at nagsabing ang paghahatol ay mangyayari ilang sandali lamang. Nilagyan si Wang Shiming ng isang karatulang nakalagay ang ilang kasalanan niya sa gobyerno, kabilang ang kanyang pangalan na may malaking pulang X dito. Dinala siya ng mga sundalo sa isang rack at sumunod ang isa pa na may mga armadong sundalo at isang machine gun na nakapatong sa bubong nito. Pinarada si Wang Shiming sa ilang mga kalye sa halos kalahating oras bago dalhin sa lumang paliparan kung saan siya ay babarilin. Namatay sa edad na 66 si Wang Shiming. Tila mapayapa ang kanyang mukha nang kunin nila ang kanyang katawan. Ang mga opisyal at militar ay nagbabantay sa kanilang bahay upang maiwasan ang mga bisita na magbibigay pagdadalamhati. Ngunit pagkatapos ng hating gabi, nang ang mga gwardiya ay umuwi upang matulog, tahimik na kumatok ang kanilang mga kapwa Kristiyano at pumasok upang manalangin kasama nila. Pagkatapos ng Cultural Revolution, nagtangkang patahimikin ng mga opisyal ang mga nadamay sa nangyaring ito sa pamamagitan ng pagbabayad sa pamilya ni Wang. Ngunit ang tunay na kabayaran sa buhay na kanilang kinuha ay ang paglaganap ng Kristyanismo. Mayroon lamang na 2,795 na mga Kristiyano sa Wuding County. Ngunit pagsapit ng 1980 ay may higit 30,000 na mga Kristiyano sa higit 100 lugar sa bansa ng China. Ang pag-uusig na ito ay patuloy hanggang sa ngayon. Bago siya mamatay, sinabi niyang hindi sila maaaring tumalikod sa pananampalataya. Lagi silang humingi ng gabay sa Panginoon. Sundin ito at bigyang pansin ang kalinisan ng puso sa lahat ng kanilang ginagawa. Noong 1981, siya ang nag-iisang Kristiyanong martir ng Cultural Revolution na nagkaroon ng monumento sa kanyang libingan. Pagkatapos, noong 1998, isa siya sa 10th siglo na martir na Kristiyano na naalala sa taas ng Great West Door sa Westminster Abbey. Dahil kilala ni Wang Shiming ang Panginoon, hindi siya natakot sa maaaring mangyari sa kanya. Ang kanyang pagkatawag at tungkulin ang nagbigay kalakasan sa kanya. Mahal niya ang Panginoong Jesus at kahit sa kamatayan ay nakita ang kanyang pananampalataya. Ang pangyayaring ito ay nagdulot sa maraming Kristiyano na ibahagi ang mabuting balita sa bawat lugar at lungsod. Hindi nagtagal ay dumami ang mga mananampalataya ng Panginoong Jesus sa bansang China. Si Wang Shiming ay isang mabuting modelo ng isang Kristiyanong tinatayuan ang pananampalataya. Mayroon siyang pagtitiwala at tapang na sa gitna ng pag-uusig na hahayag ang kalakasan ng Panginoon. Hi!
Dadako na tayo sa butil ng gintong asal. Ang butil ng gintong asal na matututunan natin ngayon ay pagiging matatag. Ano nga ba ang pagiging matatag? Ang pagiging matatag ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga problema at pagsubok sa ating buhay. Hindi lamang natin ito maipapamalas sa gitna ng sakuna, tulad ng lindol, bagyo at iba pang natural calamities, ngunit maging sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang ilang paraan kung paano maging matatag. Kahit na mahirap ang ating sitwasyon, ay pipilihin nating gawin kung ano ang tama at nararapat. Marahil ay may kakilala kang mahilig mag-shortcut. Halimbawa na lamang sa isang estudyante. Kapag mahirap ang exam, maaari kang mangopya o gumawa ng kodigo. Pero kung ikaw ay isang taong may katatagan, pipiliin mong mag-aral ng mabuti upang maipasa ito. Sa kabila ng matinding hamon, pipiliin mo pa rin gawin ang iyong best upang magampanan mo ang iyong tungkulin. Tulad na lamang sa pagtatrabaho, maraming pagkakataon na mahirap at maraming dapat gawin. Ngunit, kahit na ikaw ay pagod na, pipiliin mo na tapusin ito ng maayos. Lubos nating maipapakita ang katatagan kung tayo ay aasa sa Diyos. Ang sabi sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan. Siya'y laging handang sumaklolo sa oras ng kagipitan. Tandaan, maging matatag, isang butil ng gintong asal. Isa na namang araw na puno ng kaalaman ang ating pinagsamahan. Mas maganda kung tayo ay marami pang makakasama, kaya naman i-share ninyo ang videos ng Young Light TV. Maaari nyo ring balikan at panoorin ang iba pang episodes, i-click lamang ang Young Light TV logo pagkatapos ng video na ito. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button! Sa susunod muli, God bless!